Hello guys, kumusta kumusta Kuya Wilson. Welcome to my channel guys, Kuya Wilson Buhay Canada at iba pa guys. Guys, maraming salamat sa lahat na nag-support sa aking mga videos no. Buhay Canada. Sana may natutunan kayo sa every time mayroon akong i-post dito sa aking channel. Today's vlog, pag-usapan natin yung comment ni Kabayan, which is talagang napaka-importante guys no. Interesting masyado at real talk talaga. Bigyan natin ng reaction at opinion yung comment ni Kabayan kasi ito ang karamihang reason bakit ang mga Filipino ay nag-abroad o bakit yung ibang mga Filipino ay nag-migrate sa ibang bansa. Ang comment dito ni Kabayan ay siya daw dyan ni Cremo4120. Guys, maraming salamat Kabayan sa comment mo. Ito ay isang alarming or awakening sa mga kababayan natin dyan, no? Ako nga, sabi niya, ako nga fresh grad, ayoko na agad mag-apply sa Pilipinas kahit degree holder. Ako kasi napaka-arty holder. Ako kasi napaka-arty dito, walang ma-apply yan na maayos. Dahil fresh grad, mas gugustuhin ko pa mag-OFW kahit anong work, kahit di pasok sa pinag-aralan ko, kahit pal-labor jobs, papasokin ko kasi sa ibang bansa nag-work, may maipundar, unlike dito mag-work sa kapa para makasurvive araw-araw na walang naipon. Okay. Guys, ito kasi yung sad reality din sa atin sa Pilipinas. Ito naranasan ko rin. No? I've been working in the first gen for 11 years. No? Pero nung nag-decide ako na parang walang, mayroon kang kunting naipon pero pag nagamit siya sa mga medical expenses or tulong sa mga kapatid or mga pamangkin or sa pamilya, parang hindi sapat. Puro ka utang, So wala kang maipundar, wala kang maiipon. Totoo to. So ang especially dyan sa atin sa Pilipinas, yung mga medical courses, yung mga nurses, iba kasi yung sahod dyan sa atin, maliit, no? Compare dito sa ibang bansa, pag sila ay magtrabaho dito sa ibang bansa, yung mga medical field ay parang iba yung level nila. Iba yung level nila compare dyan sa atin. Siguro sa atin dyan ang mga teachers are medyo okay-okay na yung pasahod, pero hindi pa rin sapat kasi mayroon pa rin mga teachers natin na hindi kontento dahil yung mga anak nila ay nag-aaral sa college ay hindi sapat para suportahan sila sa kanilang mga education. No, so yung comment ni Kabayan ay nakarelate ako diyan, no? Nakarelate ako diyan. Hindi naman siguro ako lang, to be honest, hindi lang siguro ako ang nakarelate diyan. Halos lahat tayo mga Filipino nakarelate diyan. Kasi iba talaga yung kahit pagod ka sa ibang bansa, kahit nagtiis ka, kahit nagtiyaga ka sa ibang bansa, yung gusto, in one year, yung gusto mong gawin ay magawa mo na. Let's say for example, sa one year ka, nandyan ka sa Saudi Arabia, o kahit anong trabaho mo dyan sa Saudi, or waiter ka lang, or bartender ka lang sa Saudi, at least in one year may napundar ka na. Kaysa kung i-compare natin sa Pilipinas, ay in one year parang bihira or hindi hirap pa rin ka makapundar in one year. So yun ang ano natin diyan sa problema natin diyan sa ating bansa, no? Kasi mababa ang pasahod, tapos mataas ang cost of living, tapos mababa ang pasahod, mahal yung mga renta. So yun ang comment ni Kabayan ay napakaganda, no? Parang maintindihan natin siya at hindi lang ako or halos karamihan siguro ay makarelate bakit tayo ay mag-abroad, no? Kahit hindi natin field or kahit hindi natin ang pinag-aralan yan, yung ibang mga kababayan natin pumunta dito ng Canada, nurse sila sa atin, pero pagdating dito caregiver, nanny, parang stepping stone lang nila na makapunta dito sa Canada, no? Pagdating sa once na PR na sila, saka pa sila nag-upgrade, naghanap or bumalik sa kanilang kanilang career o kanilang field, nag-take ng exam, nag-upgrade, nag-schooling para makabalik sila as a nurse kasi malaki talaga ang sahod dito sa mga nurses, no? So in one year siguro pwede ka nang maka down payment in one year, maka down payment ka na ng bahay
sa kung gusto mong bumili ng bahay diyan sa Pilipinas. Ganun ka, ganun ang diferensya. Siguro ang mga engineer sa atin hindi masyadong apektado kasi medyo aside sa kanilang basic income, mayroon silang mga sidelines na pwede silang magkontrata, pwede silang, mayroon silang mga commission. Mayroon silang mga commission sa mga contractors dyan, no? Aminin naman natin. Pero yung mga walang mga sideline, yun ang mga hirap, no? Tapos nag-aral ka ng 5 years, 4 years, tapos yung sahod mo ay bambaba. Mas gustuhin mo pang, siyempre mas gugustuhin mo pa rin mag-abroad. Katulad sa sabi ni Kabayan, para matupad yung pangarap mo. Kasabi ni Kabayan na kahit anong trabaho daw, kahit labor job, kakayanin niya. Basta lang daw masustain yung ano niya, yung needs. Kasi kung sa Pilipinas ay mahirap mag-apply, kahit may degree ka or graduate ka ng college at mababa ang sahod. Totoo naman talaga. Dito kasi sa Canada, guys, no, ang mga matataas na sahod ay baliktad sa atin. Ang mas tataas dito ng sahod yung mga laborer. Carpenter, yung mga plumbing, electrician, yun, mga forklift operator, mga welder, yun ang mga matataas. Truck driver, hauler driver, yun ang mga matataas na sahod, no? Sa atin, baliktad. Pag mga driver ka or mga construction worker ka ay maliit na sahod o katumbas lang sa mga minimum wage. Pero dito, baliktad. Kaya ang buhay nila is easy-easy lang, no? Ang dito naman, yung mga nurses din sa atin, kaya pumunta dito kahit hindi sila nurse pagdating, parang ginagrab lang nila yung opportunity na makapasok lang dito sa Canada. Yung iba, nag-caregiver, nag-nanny, tapos once ma-PR sila, doon pa sila kumilos para mabalik sa kanilang profesyon bilang isang nurse. Kasi ang nurse dito, government nurse dito, ay pumapatak sa mga nasa mga $40 to $60 per hour. Alberta rate yan. $40 to $60 per hour, Alberta rate. No? Kung hindi ka nurse, mga assistant nurse or LPN ka lang, nasa mga 28-30 plus, ganun. So, kung man magtagal ka dyan sa Pilipinas, kung magsahod ka lang ng 50,000 or 50,000 monthly, dito sa Canada ka na lang kung may chance ka or may opportunity, dito ka na lang magtrabaho or sa ibang bansa kung sino yung magbigay sa iyo ng, kung saan mang bansa magbigay sa iyo ng medyo malaki-laki. Kasi sayang or yung pinaghirapan mong mag-aral, tapos ang sahod, ang pamaraan, mga benefits ay hindi maganda. Okay, guys. Salamat, yun lang, guys, no? Nabasa ko lang tong comment ni Kabayan na talagang nakarelate ako diyan. Yung iba siguro hindi makarelate kasi maganda yung mga trabaho nila, magaganda yung buhay nila, ano? Pero sa mga taong naghirap, sa mga taong may pinagdaanan, isa ako diyan, no? Na nagdumaan sa hirap talaga. So na experience ko yung comment ni Kabayan, okay? Maraming salamat. See you next video, guys. Salamat.